Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat, si Jesu Kristo'y nabuhay, nalaig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, pagkatapos ng kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay, babalik si Jesus sa piling ng kanyang Ama. Isusugo niya ang Espiritu Santo na kikilos sa kanyang pangalan. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, maipagpapatuloy ni Jesus ang kanyang misyon. Ang Espiritu Santo rin ay kaloob sa atin bilang kaagapay, kagalakan at lakas. Sa ating pagdiriwang ng banal na misa, kapiling natin ang Espiritu Santo. Buksan nawa natin ang ating mga kalooban para siya'y patuloyin. At upang tayo ay maging karapat dapat gumanap sa banal na pagdiriwang, ay aminin po natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan. Kasalubay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mo ang king kapurihan, Panginoong Diyos, Pari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Maawa ka, maawa ka sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Felipe sa isang lungsod ng Samaria at ipinangaral doon ang Mesiyas. Nang mabalitaan ng mga tao at makita ang mga kababalaghang ginagawa niya, pinakinggan nilang mabuti ang sinasabi niya, sapagkat ang masasamang espiritu ay umaalis sa mga taong inaalihan ito at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at mga pilay ang napagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Nang mabalitaan ng mga apostol na nasa Jerusalem na, tinanggap ng mga Samaritano ang salita ng Diyos. Sinugo nila roon sina Pedro at Juan. Pagdating doon, ipinanalangin nila ang mga Samaritano upang sila ay tumanggap din ng Espiritu Santo, sapagkat hindi pa ito bumababa sa kanino man sa kanila. Sila ay nabinyagan lamang sa pangalan ng Panginoong Jesus. At ipinatong nina Pedro at Juan ang kanilang kamay sa kanila at tumanggap sila ng Espiritu Santo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy, isigaw.
sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang, at purihin ng Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya ay ibigay. Ito ang sabihin sa Diyos na dakila, ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Ang lahat sa lupa, ikaw ay sinasamba. Awit ng papuri, iyong kinakanta. Ang iyong pangalan ay pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan, ang kahangahangang ginawa sa tanan. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang nuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo ay nagalak ng labis. Siya ay nagaharing, may lakas ang bisig. Sang kalupaang nilalang, sa galak, sa pooy isigaw. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay. Ang kanyang ginawang mga kabutihan, purihin ng Diyos, siya ay papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, idamba na ninyo sa inyong puso si Kristong Panginoon. Humanda kayong lagi na magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa inyong pag-asa. Ngunit maging mahinahon at mapitagang kayo sa inyong pagpapaliwanag. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga umaalipusta at tumutuya sa inyong magandang asal bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam na kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti sa kalimang loobin ito ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo'y namatay para sa inyo. Namatay siya dahil sa kasalanan ng lahat. Ang walang kasalanan para sa mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumainyo
ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Dadalangin ako sa Ama, at kayo'y bibigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama ninyo magpakailanman. Ito'y ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat hindi siya nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya'y sumasa inyo at nananahan sa inyo. Hindi ko kayo iiwang nangungulila. Babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ninyo ako makikita ng sanlibutan. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Malalaman ninyo sa araw na iyon na ako'y sumasa Ama at kayo'y sumasa akin at ako'y sumasa inyo. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumutupad nito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking Ama. Iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang tanghali din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ngayong araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang Mother's Day. Kaya batiin po natin yung mga katabi nating nanay. Happy Mother's Day po sa inyo. Pati tatay, binabati ng Happy Mother's Day. May araw para sa mga tatay. Happy Father's Day naman. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, tayo po ngayon ay nasa ika-anim na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ito ay hudyat na malapit nang matapos ang mga panahon ng Pasko ng Muling Pagkabuhay o yung tinatawag natin na Easter season. Sa susunod na linggo ay dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. At pagkatapos noon ay matatapos ang panahong ito sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng Pentecostes. Kaya pinaghahandaan tayo ng ating liturhiyang pangpaskwa tungkol sa pamamaalam ng muling nabuhay na Panginoon habang inihahanda natin ang pagdiriwang ng kaniyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Kaya nga ang Ebanghelyo ngayon ay naglalahad ng kanyang habilin ng pagmamahal. Alam po ninyo mga kadiboto, isang batayan na iniibig nating lubos ang Diyos kung tayo ay marunong sumunod sa kanyang utos at kalooban. Uulitin ko, isang batayan na iniibig natin ang Diyos kung marunong tayong sumunod sa kanyang utos
at kalooban. Kaya hindi po ninyo pwedeng sabihin na iniibig ko ang Diyos. Samantalang panay-panay naman ang paglabag ninyo sa mga utos ng Diyos. Hindi ninyo pwedeng sabihin na iniibig ko ang Diyos samantalang hindi nyo naman pinakikinggan ang kanyang mabuting balita. Dahil ang tunay na pag-ibig ay marunong sumunod. Uulitin ko, ang tunay na umiibig, marunong sumunod. Isang batayan ito ng ating pagmamahal sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Kaya ito mismo yung kanyang sinabi, kung mahal ninyo ako, isa katutuparan ninyo ang mga kautusan ko. At alam po ninyo, alam ni Jesus na hindi madaling sumunod sa kalooban ng Diyos. Bakit? Sapagkat nangangailangan ito ng iba yung sakripisyo at paglimot sa sarili. Pero bagamat mahirap sundin ang kalooban ng Diyos, ang magandang balita, ito ay posible. Sapagkat hindi tayo iiwanang nag-iisa ng ating Panginoon. Nangako ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno na isusugo niya ang banal na Espiritu at ito ang ating magiging patnubay at kalakasan. Ito rin ang magiging tanda ng misyon ng ating simbahan. Ang patnubay, ang Espiritu Santo na gumaganap at gumagabay sa ating pagpapalaganap at pagiging buhay na saksi sa mabuting balita. Ang banal na Espiritu din po ay ang ating tanglaw at liwanag. Siya ang magiging lakas natin upang mas maging matapat tayo sa ating pagtupad ng ating misyon at tungkulin bilang mga Kristiyano. Kaya nga narinig natin sa unang sulat ni San Pedro na sinasabi, kayo'y hinirang ng Diyos Ama ayon sa kanyang kaalaman sa mulat-mula pa upang pabanalin ng Espiritu Santo, maging masunurin kayo kay Hesukristo at maging malinis sa bisa ng kanyang pagkamatay. Ibig sabihin, ang Espiritu Santo hindi lamang gabay at patnubay kung hindi ang siyang nagpapabanal sa ating lahat. Ang banal na Espiritu ang nagpapadalisay sa ating mga gawain. Kaya nga minsan, di ba, nararamdaman ninyo, parang minsan gustong-gusto niya laging magsimba. Gustong-gusto ninyong gumawa ng mabuti. Ang gaan ng pakiramdam ninyo kapag kayo ay nagdadasal sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Kahit mahirap pumila, kahit naiinitan kayo, sige pa rin, nag-uumapaw at umaapoy ang inyong pananampalataya. Bakit? Dahil yan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sapagkat ang banal na Espiritu ang nagpapabanal sa ating lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ibig sabihin nito, ipinapaalala rin sa atin sa ikalawang pagbasa, maging malinis nawa ang inyong budhi. Mabuti pa ang magdusa sa paggawa ng mabuti kung ganito ang kalooban ng Diyos kaysa sa paggawa ng masama. Kaya nga talagang nagaganap yan sa ating kasalukuyang panahon. Ano ang sinasabi sa atin? Dahil naririto sa ating piling ang banal na Espiritu, nararapat lamang maging malinis ang ating budhi.
At masasabi nating malinis ang ating budhi kapag gumagawa tayo ng mabuti at iniiwasan natin ang gawaing masasama. Ito rin yung sinasabi ko kanina. Kaya nga, ang hirap sundin ang kalooban ng Diyos. Minsan, di ba, magbibigay ako ng halimbawa sa paanong paraan ko ito nasabi. Minsan, kung sino pa yung nagsasabi ng totoo, sa payong minsan napapahamak at nasisisi. Pero huwag kang matakot kasi nagsabi ka ng totoo. Ito yung gawaing tama at mabuti. Minsan naman, the more na gumagawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa, kinaiinggitan ka pa ng ibang tao. Minsan, habang pinipilit mong pabanalin ang iyong sarili, mas gusto mong magsimba, mas gusto mong magdasal, mas gusto mong mapalapit sa Diyos, ay saka ka naman hinuhusgahan ng iyong kapwa. Di po ba't sa mga may ministry dito, ramdam na ramdam nyo iyan? Minsan lagi nyong sinasabi, Father, bakit kung kailan ako naglilingkod? Saka naman ang daming pagsubok. Mismong yung pagsubok ko, yung mga kasamahan ko sa ministry at organization. Parang sila pa yung naghahatak sa akin. Sila pa yung nagmamarites sa akin. Imbis na ginagawa ko yung mabuti. Pero anong sabi sa atin? Huwag kang susuko. Huwag kang titigil sa paggawa ng mabuti. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Uulitin ko. Ito yung sinasabi sa atin. Masakit man ang pinagdadaanan natin, huwag na huwag kang susukong gumawa ng mabuti sapagkat ito ang kalooban ng ating Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ito mismo nangyari isinaad sa unang pagbasa ayon sa gawa ng mga apostol. Napuspos ang mga alagad at disipulo ng banal na Espiritu at ito ang nag-udyok sa kanila upang huwag sumuko, upang huwag huminto para sa gawain ng Panginoon. Ano ang ginawa nila? Buong sigasig ipinangaral ang mabuting balita. Buong sigasig nagpagaling ng mga may sakit. Buong sigasig pinalayas ang masasamang espiritu at buong sigasig na ibinigay din ang banal na espiritu sa mga Samaritano na noon hindi nila ito kilala at wala silang nalalaman tungkol dito. Kaya nga mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, lagi po nating iisipin na ang paggawa ng mabuti ay isa ring paraan ng ating pag-ibig sa Diyos. At ang ating pag-ibig sa Diyos ay nangangahulugan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ang pag-ibig din ay pagsunod sa mabuting kalooban ng ating Panginoon. At sa araw na ito, ginugunita natin ang pag-ibig na yan sa pagpaparangal sa mga nanay at ina sa buong mundo. Happy Mother's Day po sa lahat ng ina na naririto ngayon at sa lahat ng mga nanay na patuloy na sumusubaybay at nais makimisa dito sa Quiapo Church. Sabi nga ng isang tanyag na manunulat, a mother is a true reflection of God's love on earth. Uulitin ko, a mother is a true reflection of God's love on earth. Ibig sabihin, yung mga ina, yung mga nanay, sinasalamin nila ang walang hanggang
pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya sa mga nanay na patuloy na naglilingkod, kahit sugatan, ikinararangal po namin kayo. Sa mga ina na hindi iniinda ang kanilang mga pagod at paghihirap para sa kanilang pamilya at mga anak, ipinagmamalaki po namin kayo. Sa mga mamsi na hindi sumusuko sa laban, sa mga mama na takbuhan ng pangangailangan, sa mga mamis na walang sukatan ang pagmamahal, sa kababaihang nagtatrabaho abroad, bayani po kayo. Sa mga nanay na lola na, huwag po kayong malungkot, magaganda pa rin kayo sa paningin ng inyong mga apo at lalo na sa paningin ng Diyos. Sa mga nanay na nasa langit na, ipanalangin po ninyo kami, hindi napuputol ang pagmamahal. Sa lahat ng mga single mom na naririto, bawal sumuko, kaya yan, kapit lang sa Diyos. Sa mga nanay na hindi pa nagkakaanak, may purpose po si Lord, intay-intay lang. Sa mga stepmother na nandirito at nakikinig, ipagpatuloy ang magandang nasimula na. Sa mga inang magulang sa bangketa, sa palengke, sa pabrika, paaralan, opisina, ospital, simbahan, pamahalaan at pamayanan. Magdiwang po kayo ngayon, araw po ninyo ngayon, ang inyong pagmamahal ay pagmamahal din ng Diyos. Isang pagpapugay sa inyong walang pag-iimbot na pag-aalay ng inyong sarili. Tunay ngang ang pagmamahal ng ina ay isang makapangyarihang tanda na ang Diyos sumasa atin, na ang Diyos iniibig tayong lahat. Muli, Happy Mother's Day po sa inyong lahat at sa ina ng ating Panginoong Hesukristo, ang mahal na Birheng Maria. Happy Mother's Day din po sa inyo. Muli, magandang tanghali sa inyong lahat at purihin at dakilain natin ang ating Panginoon. Tumayo po ang lahat at ating ilahad ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na magbuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at hukom sa mga nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo sa banal ng simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mamuli at ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo sa Diyos Amang bukal ng Tanang Grasya at magsumamong dinggin niya ang mga pangangailangan natin bilang simbahan, pamayanan at minamahal niyang kawan. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Maging mahabaging pastol nawa ang Santo Papa, mga obispo, pari at diakono at mga pinunong laiko, upang sa tulong ng Espiritu Santo, mapangalagaan nilang maigi ang bawat mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulara nawa ang dapat ang bawat lingkod bayan at iba pang mga kawan ng ating gobyerno ang paraan ng pag-ibig ni Jesus upang maayos nilang mapaglingkuran ang kawan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami.
Matutunan nawa naming pahalagahan ang aming mga sarili bilang mga templo ng Espiritu Santo upang mabigyan namin ng papuri ang Ama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa tulong ng Espiritu Santo, manumbalik nawa ang sigla ng pananampalataya ng mga kapatid nating pinanghihinaan ng loob dahil sa kanilang matinding pinagdaraanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tulungan mo kaming iwaksi ang bawat kasalanang umaalipin sa aming katawan upang maging tunay na tahanan ito ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Makapiling nawa ni Kristong muling nabuhay ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, tunghayan mo ng iyong dakilang awa ang aming mga pagsusumamo. Sa tulong ng Espiritu Santo, manatili nawang bukas ang aming puso na tupdin ang inyong dakilang kalooban sa pamamagitan ni Kristong iyong anak at aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin, kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan.
lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa krus, ang kamatayan namin ay kaniyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Silod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat, ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang
sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli ay ipinapaalala sa atin na isang batayan ng pagmamahal sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno ay kung marunong tayong sumunod at makinig sa kaniyang utos. Kaya nga ang tunay na umiibig, nakikinig at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami ay iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya. At huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis
ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayo na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Ilan pang
Mga paalala sa mga nagsisimba, patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak ay papakinabangin mong lagi sa kaniyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Dahil ngayon po ay ating ipinagdiriwang ang araw ng mga ina, mayroon po tayong pagbabasbas sa lahat ng mga nanay naririto ngayon. Ama naming mapagkalinga, dinggin po ninyo ang aming panalangin at pagkalooban ng pagbabasbas ang lahat ng mga ina. Basbasan mo po sila ng lakas na nagmumula sa iyong banal na espiritu, sapagkat sa pamamagitan nila, natututunan ng mga anak kung papaanong tumayo at lumakad, kung paanong magsalita at maglaro, at kung paanong makalapit sa iyong banal na harapan sa pamamagitan ng tapat na pananalangin. Pagkalooban po ninyo sila ng kalusugan at kapayapaan, ng galak at kaligayahan upang kanilang patuloy na madama ang iyong pagkalinga at pagmamahal. Gayon din aming isinasama sa panalangin ang mga babaeng walang nakakaalala, lalo na ang mga tahimik na itinataguyod ang kanilang pamilya. Naglilingkod ng may kababaang loob at nagtitiis ng hirap ng buhay para sa kapakanan ng kanilang asawa't mga anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko po ang lahat habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpa sa walang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos nang walang maliw na kalayaan ay pagkamtin nawa niya ng kaniyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.